Tinawag ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na kasinungalingan ang mga pahayag ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos, nang bawiin niya ang kanyang testimonya laban kay Senadora Laila De Lima. Sabi po ni Aguirre, may gumagapang sa mga testigo tulad ni Ragos para umatras ang mga ito. Nakatutok si John Consulta. Sabi ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, kasinungalingan daw ang pagsabi ni dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos na pinilit niya at tinakot si Ragos para ibiin si Senadora Laila De Lima sa illegal drug trade sa Bilibid kahit wala itong katotohanan. Giit ni Aguirre, wala siyang maalalang meeting na nangyari sa isang hotel sa Parañaque kasama ang ilang pang personalidad kung saan ayon kay Ragos ay tinakot siya ni Aguirre. Ayon kay Aguirre, si Ragos nga raw ang lumapit sa kanya ng 2 beses para ibigay ang kanyang payag kaugnay sa delivery ng pera kay De Lima. Lapit ng eleksyon, bakit ngayong eleksyon lamang siya sumulpot? Eh napakaraming pagkakataon para sabihin na kinuwers ko siya. Imagine a lawyer coercing another lawyer who has been a director of the National Bureau of Investigation and an OIC director appointed by De Lima of the Bucor. Eh, titigas na niyan. Nasaan ang ebidensya? Kahit katiting, wala. Ayon kay Aguirre, mga kandidato raw ngayong eleksyon ang nasa likod ng retraction nila Kerwin Espinosa at Ragos. Meron din daw na iba pang witnesses na sinusubukang kumbinsihin ng grupo para umano bumaliktad. May nalaman ako na tinatarget pa nila si Kulamco, si Valeroso, si Junel. But this is a part of a grand plan para lamang magkaroon ng sympathy ang opposition. Di ba nyo nakikita na yan ay may pwedeng magkaroon ng relasyon sa eleksyon? Especially now that De Lima is running for re-election. Sa huli, hinamon ni Aguirre ang grupong nasa likod ni Ragos na kasuhan siya kung siya ay di nagsasabi ng totoo. Paniwala ni Aguirre, dapat kasuhan ng perjury sina Ragos at Kerwin Espinosa sa kanilang pagbawi sa kanilang testimonya. Direktang mensahe naman ni Aguirre kay Ragos. Ragos, tapos baka maisip, baka yung iniisip ko na baka hindi pa tapos yung hindi pa na-review yung dismissal ng case mo, ng drug case mo. Kapareho ni Secretary De Lima at ni Diane ang mangyayari sa'yo. Wala kang bail. Kaya isipin mo bago ko magpagamit. Mari namang itinanggi ng kampo ni De Lima na ginagapang nila mga testigo. Si Senator Laila De Lima, 5 taon na yan nakakulong. Ano pang hold niya? Ano pang influence niya sa mga testigo na to? No? Wala nga kaming hirap na hirap sa kanyang kampanya para gamitin pa niya itong si Ragos. Si De Lima, tinawag namang sinungaling si Aguirre. Sana raw ay mapagtanto nito kung anong pinsala ang idinulot niya sa DOJ bilang isang institusyon. Pag-aaralan naman daw ng Department of Justice ang mga naging pahayag ni Aguirre. Kanina, nagsagawa ng vigil ang ilang taga-suporta ni De Lima sa harap ng DOJ para maliwanagan daw ang pag-iisip ng mga taga-Justice Department at manawagan ang agarang paglaya ng senadora. John Consulta, nakatutok 24 oras.